Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang kwento nga ang ibabahagi sa inyo ngayon ay mula sa karanasan ni Sedi. Hello po, Ms. Palanga Narrator. Magandang araw at gabi po sa ating lahat. Ako po si Sedi at nagpapasalamat po ako sa mga nakinig sa special edition ko tungkol sa frontliners. Hindi man po mala-blockbuster ang views kagaya ng mga video ni Ms. Capis. Pero maraming salamat pa din po. Kasi kahit isa o dalawang tao lang po ang napabago ko ang kanilang isipan tungkol sa coronavirus ay masaya na po ako. Sa pagkakataong ito ay balik po tayo sa kwentong kababalaghan. Sa bahay po namin dati, si Mama po ay medyo mahigpit sa lahat ng aming gagawin. Pero normal na yun sa isang ina. Lahat ng gagawin namin ay panayhindi ang sabi ni Mama. Pero si Papa ay maparaan. Perk of being a sympathetic pregnancy. Opo, sympathetic pregnancy po ako. Habang ipinagbubuntis po ako ni Mama, ay si Papa po ang naglilihi, nagsusuka, nahihilo. At si Papa din po ang naghahanap ng mga wirtong pagkain. Ayun na nga, balik tayo sa kwento. Hindi naman po masama ang pinagagawa ko dati. Paglalaro lang ng softball ang tanging bisyo ko. Si Papa po ay maparaan siya. Siya ang gumagawa ng mga paraan para makapunta ako sa mga softball practice ko. O di kaya maghahanap ng paraan para may baon ako sa tuwing pupunta ako ng sports competition. Positive na tao si Papa. Marami siyang paraan sa mga bagay-bagay. April 2, 2009. Ang pinakahuling araw na nakasama ko si Papa. Ito po yung araw na umalis ako papuntang Manila bago ako lumipad papuntang Sweden. May sakit na noon si Papa, pero hindi pa namin alam na cancer na pala yon. Hindi na din po sumama si Papa sa airport nung palipad na ako papuntang Manila. Ang sabi lang ni Papa sa akin, mag-ingat daw po ako. Ingat ka dun, ang huling sabi ni Papa sa akin. January 2010. Tinawagan ako ng isa kong ate at ibinalita na may cancer si Papa at stage 4 na daw ito. Sobrang nalungkot ako kasi wala man na akong magawa kasi ang layo ko at nag-aaral pa lang ako noon. Nag-aral ako kung paano mag-alaga ng mga pasyente. Pero ang pinag-aralan kong yun ay di ko man lang magamit sa sarili kong ama. August 21, 2010. Ang pinakamalungkot na balita na natanggap ko. Wala na daw po si Papa. At hindi po ako makauwi kasi hindi naman po mayaman ang asawa ko. At wala pa po akong sariling income noon. Alam ko naman na maiintindihan ako ni Papa kung bakit di ako nakauwi. Ilang linggong nakaburol si Papa sa bahay namin. Sa Yahoo Messenger lang ako nanonood hanggang sa mailibing si Papa. Isang linggo noon matapos mailibing si Papa ay nanood ako ng Holy Mass sa internet. Habang naghumili ang pare ay nagsimula akong humikbi. Hanggang sa umiyak na ako ng umiyak. Hanggang humagulgol na ako sa kakaiyak. Hanggang sa nahirapan na akong huminga. Ako lang mag-isa noon sa bahay kasi ang asawa ko ay nasa trabaho. Nang walang kung ano-ano, bigla akong may naamoy. Nakakaamoy ako ng isang bulaklak. Alam ko sa puso't isip ko na si Papa yon. Kasi dati sa tuwing umiiyak ako,
ay binibigyan ako ni Papa ng tubig. O di kaya ay sasabihin ni Papa sa akin na pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Sa pagkakataong iyon, takot man ako ay pilit ko pa rin isinambit ang Pa, natatakot po ako. Alam niyo naman po na sobra akong matatakutin. Tsaka okay lang po ako, Pa. Tumayo na din ako para uminom ng tubig. Tapos, bigla na lang ay nawala ang amoy. May mga ilang gabi din na umiiyak ako habang natutulog. Minsan, nagigising na lang akong yakap-yakap ako ng asawa ko habang umiiyak. Mahigit isang buwan mula pa nung mamatay si Papa ay nananaginip ako. Sa panaginip ko ay nasa dati naming bahay ako. Naglalakad sa isang maliit na tulay at may nakasukbit na traveling bag sa balikat ko. Pumunta daw ako sa isang regional meet at habang naglalakad ako sa dulo ng tulay ay andun si Papa. Nakatayo at nag-aantay sa akin. Nakabarong si Papa sa panaginip ko. Yung barong na gamit niya sa simbahan. Kasi isang dating ministro si Papa sa Katoliko. At yun din ang barong na gamit ni Papa sa burol niya. Nung nakatayo na ako sa harapan ni Papa, ang sabi ko, Pa, aalis na ako. At sabi naman ni Papa, ingat ka doon. Tapos, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Nagising akong naka-ex ang mga braso ko sa dibdib na para bang may niyayakap ako. Ramdam na ramdam ko yung yakap ni Papa. Totoong yakap. Nagising ako na may luha sa mga mata ko. Pero sobrang gaan ng pakiramdam. Kasi, feel na feel ko na yakap ko si Papa. Hindi man ako nakapagpaalam kay Papa bago siya namatay or hindi man ako nakauwi nung burol niya, ay si Papa pa rin na naghanap ng paraan para mayakap at makapagpaalam ako sa kanya sa huling pagkakataon. April 20, 2020. Ang dapat sanay ika-48 years wedding anniversary nila ni Mama at Papa. Belated happy wedding anniversary po sa parents ko. April 20, 2020. Ang dapat sana ay ika-48 years wedding anniversary ni na Mama at Papa. Belated happy wedding anniversary po sa parents ko. Ang kapatid ko naman pong lalaki na sumunod sa akin ay Jonox, kung tawagin niya ang sarili niya. Siya po ang junior ni Papa. Ikinuwento niya sa akin na kinausap siya ni Papa sa panaginip niya. April 20, 2020. Ang dapat sana ay ika-48 years wedding anniversary na ni na Mama at Papa. Belated happy wedding anniversary po sa parents ko. Ang kapatid ko po namang lalaki na sumunod sa akin ay Jonox, kung tawagin niya ang sarili niya. Siya po ang junior ni Papa. Ikinuwento niya sa akin na kinausap siya ni Papa sa panaginip niya ng mga ilang beses. Sa panaginip niya ay naglalakad daw sila sa isang napakalawak na parabang maladisyerto na lugar. Walang mga bahay o gusali. Sobrang maliwanag daw ang lugar, pero hindi naman daw masakit ang araw. Malayo na daw ang nilalakbay ng kapatid ko. Hanggang sa may nakita siyang parang isang bahay na may maraming pinto. Lumabas sa isang pinto si Papa. Nagkamustahan sila. Hindi na maalala ng kapatid ko ang buong pinag-usapan nila ni Papa. Ang naalala lang niya ay ang mga pinto sa bahay na yon. At may kwarto daw iyon. Mga kwarto daw iyon ng mga kamag-anakan namin na namatay na.
Ang sabi pa daw ni Papa, andyan na ang mga lolo at lola mo. Kung gusto mo, dito ka na din. May kwarto dyan para sa'yo. Ang kapatid ko kasing yun ay hindi namin alam kung ano ang plano sa buhay. On and off ang trabaho, kaya siguro nag-aalala si Papa sa kanya. At ayun na nga, sabi naman ng kapatid ko na wag muna pa. Kasi paano na lang ang anak ko, babae pa man yun. Sabi naman daw ni Papa, o sige, ikaw ang bahala. Tapos, bigla na lang daw nagising yung kapatid ko at napaisip tungkol sa buhay. Mula daw nun, ay di na daw siya dinalaw ni Papa sa kanyang panaginip. Summer of 1995. Nagtatrabaho ako nun sa pinsan kong may school supplies. Nasa trabaho ako noon nung dumating ang pinsan ko. Tinanong niya ako kung pwede na sa kanila ako matulog ng ilang gabi. Kasi pupunta ang asawa ng pinsan ko sa Davao ng ilang araw. Buntis ang pinsan ko, kaya siya nagpapasama. Pinsan ko lang kasi at ang kanyang anak na 4 years old at isang kasambahay ang may iwan. Pinatulog ako sa kwarto nilang mag-asawa. Nung pumasok ako sa kwarto nila, ay napansin ko agad ang bawang, luya, kalamansi, kutsilyo, at isang sanga na may maraming tinik na nasa bintana. Sabi ko, ang weird naman ang pinaglilihian mo. Sabi naman ng pinsan ko, hindi ko pinaglilihian yan. Kaya kita pinatulog dito kasi may aswang na pumupunta dito gabi-gabi. Natatakot ako kasi wala ang kuya mo. Sabi ko naman, ba't ako? Eh matatakotin kaya ako. Ba't hindi ka nagpasama kay mama at kay papa? Kasi si papa may pang-orasyon yun. At ayun na nga, bandang alas 12 ng hating gabi, ay ginising ako ng pinsan ko dahil may humuhuni kasing aswang. Malakas ang huni ng aswang hanggang pahina na ito ng pahina. Natatakot man ay sumilip pa din ako sa bintana. Kinuha ko ang flashlight para tingnan ang puno ng nyug na malapit sa kwarto. Wala naman akong nakita, pero may naririnig akong paghaspas nang parang isang malaking ibon. Kaya ang ginawa ko ay pinaghihiwa ko ang bawang, kalamansi at luya. Kaya nangamoy ito. Hindi ko pa alam kung alin doon ang nakatulong. Basta ang alam ko, epektibo siya. Kasi umalis ang aswang. Sa sumunod na gabi ay ganun pa rin. Bumalik ang aswang. Sabi naman ni Papa, ay murahin ko daw. Kaya ayun, pinaghihiwa ko pa din yung tatlong sangkap sabay mura sa aswang at sinabihang wag na itong babalik. Sa pangatlong gabi ay umuwi na si kuya. Kaya sa bahay na ulit ako natulog. At dito na po nagtatapos ang kwento ko. Sana po ay maibigan ninyo. Maraming salamat po, Ms. Narrator, sa pagbasa mo ng kwento kong ito. Mag-ingat po tayong lahat, san man po tayo sa mundo. Lubos na gumagalang, Sedi. At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni Sedi. Mga langga, alam ko meron sa inyong may gifted na maaaring magbasa or marunong mag-interpret ng mga panaginip. Kung meron man, pwede niyo po bang sabihin or just comment down below po dito sa ating video. Maraming salamat mga langga! At kay Sedi, salamat din sa pagtitiwala at sa pagbahagi mo ng iyong kwentong kababalaghan. Ganun po talaga siguro pagka
yung talagang mahal na mahal mo yung taong na mayapa. There are times talaga na magpaparamdam sila. Most especially sa'yo kasi papa's girl ka, tapos kasi nung nawala yung papa mo, wala ka sa tabi niya. Tapos di hindi mo man lang siya nasilayan sa huling pagkakataon. At dito na po muna nagtatapos ang ating munting kwentuhan. Mga langga, bawi na lang po tayo ng shoutout para sa ating next video. Maraming salamat! Keep safe and God bless, mga langga! Sarap makinig at managinig.